Hello, gandang hayop sa umaga. Ito po ulit si Doc Bernie, hayop na doktor. So, ang vlog na ito ay tungkol dun sa huwag tayong maiinip sa paggagamot o paggaling ng ating alagang aso o pusa. Okay? So, ano bang ibig kong sabihin dun? Huwag tayong naiinip. Okay? So, bigyan ko kayo ng isang sa mga experiences ko, okay? Maraming nagdadala sa opisina sa City Vet na sabi nila galing daw sa clinic, dalawang araw, wala naman daw nangyari. So, ngayon ako, as ethics sa aming mga veterinarian, hindi kami nagko-comment o anuman dun sa pinanggalingan ng hayop. So, kung ano lang dinala sa amin, titignan namin history. So, dun namin itutuloy, okay? Kasi ang ibig kong sabihin dito, yung mga may-ari ng kanilang pets, naiinip sila, gusto nila agad, biglang sigla yung aso nila, okay? So ang nangyayari, tutuloy ko lang yung ginawa ng vet. Then afterwards, after 2 days, babalik yung owner, sabi, pinagaling ko daw yung aso nila. Okay? Hindi ko naman sinabing ala akong contribution. Ang pinaka bottom line ko dito ang gamot, usually nararamdaman lang yung epekto niyan dun sa ating pets 2 to 3 days. Yan. So, anong ibig sabihin noon? So, kung halimbawa, yung dinala niya sa private clinic o kaya dun sa opisina namin o kaya sa kahit anong government City Vet o Municipal Vet na ginamot ang inyong pets, binigyan ng gamot, niresitahan kayo, tapusin nyo yung gamot. Bigyan nyo ng time na makapag-adjust yung katawan ng aso, ma-adapt yung antibiotic, then tutulungan nyo yung sarili niya para gumaling. Okay? Marami na talagang nagdadala din sa opisina na sinasabing ganito, ganyan. Dami mga binayaran sa private clinic. Maraming gastos, hindi rin gumaling. Then pagkagaling sa opisina, after 2 to 3 days, gumaling daw. Ako daw nagpagaling. So hindi. Bali, yung ginawa ng unang vet sa private, umepekto din yun. O mas malamang, baka mas malaki pa maging epekto nun. Kasi nung dinala mo yung pets mo sa kanila, sila nagbigay agad ng gamot dun sa aso mo. Tinuloy ko lang. Okay. And vice versa, ganun din naman. Kung halimbawa, galing sa akin, tapos nainip, dinala sa private clinic. So, ayun, sasabihin nila, ganyan. So, ayun, yun ang pinaka-point ng vlog na to. Huwag kayong mainip. Kung magbibigay ng medication, halimbawa, sa home remedy naman, bibigyan nyo sila ng, ayan, kilalang SMP o home meds nyo. So, bigyan nyo siya ng hanggang 3 days maximum kung walang pagbabago at hindi naman lumalala, status quo lang. Bigyan nyo ng time yung pets nyo na makarecover. Tutulungan nyo yung sarili niya para makarecover. Ayun, maliban na nga lang kung lumalala yung pagsusuka, ganyan, ibang usapan na yun. Kailangan na dalhin nyo sa vet para maswero o etc. kung anong kailangan. Okay? So, yun lang naman ang gusto kong i-share na sa mga fur parents. Ayan ang uso ngayon, fur parents sa kanilang fur babies. Na give time na, kumbaga, ang sabi nila bigyan time na makahinga, na bigyan ng pagkakataon na matulungan ang katawan ng pets natin yung sarili nila, kaagapa yung gamot na binigay ng doktor. Okay, then syempre kung ano yung reseta o ano pong suporta na ibibigay nyo sa inyong mga pets. Okay? So ayan, hopefully may napulot kayo na pwede nyo apply kung kayo may pets. Ito po ulit si Doc Bernie. Kung mayroon kayong comments, reactions, tanong, comment ulit sa baba. Pasensya ulit kung hindi ko po nare-replyan lahat. Medyo busy na po kasi ako ngayon. Medyo marami akong ginagawa. Pero I'll try kung may time ako makapag-reply. Okay? Ganda umaga po lo. Doc Bernie po, hype na doktor. Okay, so nakita nyo dito sa kamay ko yung yan, bilog na yan. Bilog na lesion, ang tawag dyan ay ringworm. Okay, so ano ba yung ringworm? So, ibig sabihin ng ringworm ay isang fungal infection. So,
Bumili na rin ako ng gamot sa aking ringworm, so isang ointment. So lahat ng mga ayan, ketoconazole, nizoral cream. So lagi ko siyang ina-apply. Anything naman basta ketoconazole eh pwede. So ayun, makate, grabe. Lagi start lang to sa isang maliit na makate. So hindi ko siya pinapansin, then ayun, nagtataka ako, lumalaki na siya, din naging bilog. Ah, nagkwan na ako, nagduda na ako na ringworm ito. Okay, so ayun, sa susunod, din nag-iingat-ingat na rin ako. Then kayo rin, kung kayo nang meron kayong pets na meron siyang ringworm o fungal, mag-ingat din tayo. Then kung ginagamot natin sila, magsuot tayo ng gloves para hindi tayo mahawaan. So dagdag pang problema natin. So may sakit na yung pet natin, mahawaan pa tayo. Tapos syempre matatagalan na gagaling yung ringworm ng aso mo, kasi ikaw meron din, maggagamot kayong dalawa, best possible ikaw din humawa sa kanya. Okay, so ito po ulit si Doc Bernie. Ako yung humingi pa ng paumunhin kung di pa ako nakaka-reply sa mga comments ninyo, mga tanong. Very busy kasi ako lately, maraming ginagawa sa office. Then ayun, so kung may comments kayo, suggestion, violent reaction, paki-comment na lang sa baba. Sa mga hindi ko subscribers, pasayin ang subscribe. Kung meron kayong suggest na video na gagawin ko, please comment. Ito po ulit si Doc Bernie. Maraming salamat po. Hayop na doktor.